O ikaw, haka na yung kamay mo. Baliin natin. Mahilig ka rin namang mambali. Magbabago ka na ba? Pag hindi, pa'y babalik ko. Masakit ba? Pa-x-ray mo yan at nakalisang. Madudugtong ba yan? May tatama ba? Kahit anong x-ray ang gawin, hindi may dudugtong yan. Hindi mababalik yan. Nakita lang. No. Gusto mo? Pakita mo. Kaya mo. Tingang malalim. Anong gagalawin? Kamusta? Gumaan ba? Pero hindi pa yan nakauling maigi. Baka matulad ka doon sa kaya ko sasabihin. Kamusta? Upo. Sige, upo ka. Pag pinaopera mo yan, sigurado. Tao, parang maniking lang. Diba? May dugtungan. Kayo rin may sugpungan. Tama ba ga? Eh, paano kung ito nawala sa inyo? Sumay niyo ang kapayapaan. Pagarian kayo. Gayong pala, Eka, at nang gagamutche, ba't di pa niya gawing paraan niyaon? Alam pala eka niya. Bakit? Hindi gamutin ninyo. Kayong nagsasabi niyo. Mga mahal, maraming sinasabi ang tao, maraming hakahaka ang tao, ngunit kinihigitan pa ang kalooban ng Ama. Sundin niyo muna ang kalooban niya at may gagawing mabuti siya sa inyo. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo.
Net karamanehanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kumusta po? Papa, alam ko. Kaya nga binanyag ka. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, kayo po ba ay masaya? Oo. Oh. Parang ilan lang yung masaya. Masaya po ba kayo dahil, ano po ba, dahilan ng saya ninyo? Maraming dahilan ng pagkasaya. Tumayo ka nga. Taas mo nga'y paa mo. Mawa ka. Taas mo. Yung isa. Sige. Nakakatayo ka. O, tayo ka muna. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalan. Mayroon ka magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Medyo gumaganda na pakiramdam niyan. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay nga po ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Dahil may Diyos, nais niyang lahat kayo ay magnilay, ganap na magbulay. Dahil may Ama, ligaya ang nasa niya, nakamtin niyo sa tuwi ng mga anak niya. Dahil may Ama, kaya't magnilay ka, magbulay ka, manalig ka. May Ama, tuwirang nasa niya ang maghari ka di na sa pag-asang buhay siya. Mga minamahal, magnilay at magbula, magtantong tuwiran, manalig na walang maliw, gawin yung marapa na sama ay
bangga. Di nyo man nakikitang ganap. Lahat kayo'y nasisilayang lahat. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Alam nyo po. Oy. Oy. Ikaw, gusto mo? Gusto mo, bulok? Baba, upo ka na, mahal na kapatid. Oh. Subukan yung kainin. Subukan yung kainin. Hindi pwedeng pakain ng bulok. Cecilia, tapon mo ire, itabi mo yon. Kung kailan nalalanta na tsaka mabango na. Pero yung kasalukuyan, di masyado, no? Tama po ba? Eh, nawa naman po eh. Huwag dumating sa buhay ng tao kung kailan. Siya eh, lagas na lahat yung petas na masariwa sa kanya at maganda tsaka bumango ang pananaw niya sa pananampalataya. Ano pa? Huwag kayo tumulad sa bulaklak na ito. Kundi, habang sariwa pa kayo, ano? Maging mabunganga. Hindi. Mabunganga nga. Pero mabunganga sa kabutihan. Ano? Buhay nga ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Yan. Oo, ganyan pala kang gawain na yan. Pati bulaklak kaya kang bulok ay pinamimigay. Bulok man may pakinabang pa rin kung gagawan mo ng kabuluhan at bibigyan mong kabuluhan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati, mahal na anak. Malayo ka man, kung malapit ka sa Panginoon, hindi ka pa rin niya pababayaan. At lahat ng iyong pangarap at hinaharap na nasang, may pagnanasang kantin mo, ay pagyay mo sa Kanya lahat. Pagpalain ka at patnubayan ng Ama at Espiritu Santo, mahal na mahal ka namin. Buhay nga po ba ang Diyos? O, Pogi, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ipapabatid sa inyo ng Ama kung anong dapat niyong gawin sa mga bulaklak na yan. Ano po? Ay, buhay ang Diyos. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ha? Anong pangalan mo? Ano? 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 Jestiganya? Ilan taon ka na? Uy, talaga? Tingnan mo nga sila. Maganda ba sila? Ikaw, pogi ka ba? Eh, talaga? Tingnan ko kung pogi ka. Ay, pogi nga. Buhay nga po bang Diyos? Kung magbibilang tao ka, sadya pong katawa-tawa yung pagpapalagok ng tubig, ano?
Ay, ano bang ang mapapalamod dyan? Tubig lamang na nagmula sa ordinaryong tubig. Natural na tubig. Hindi naman nilagyan ng gamot. Subalit, tingnan niyo po ang Diyos kapag kumilos. Kapag ginusto niya, tinutupad niya yung salitang, tubig lamang laman-laman ang inyong mga katawan. Lagukin ninyo at inyong iangkop sa inyong katauhan. Dulot ay kasiglahan kagalingan ng anumang uri ng karamdaman. Totoo po yan. Kung malalim ang pananalig mo. Kung totoo, nakilala mo ang Diyos mo. Kaya yung sasabihin ng mga mahirap, ay, Eka, kawawa ako kasi wala Eka akong pampagamot eh. Ay, bakit ka ba, Eka, nakaungkot? Nakakulumbaba ka umagang-maga? Kasi, Eka, may sakit ako, wala akong pampagamot eh. Alam niyo po, kaya nga pinagkaloob ng Panginoon ng simpleng pamamaraan. Ngunit, hindi lahat ay makikinabang. Totoo po yan, sapagkat ang tao po talaga mahirap papaniwalain dun sa hiwaga, yung himala. Talagang mahirap. Ano po, kaya naman kayo hindi pipilitin. Ngunit salamat sa Panginoon sa makikinabang. Salamat po sa kanyang kaloob na ito sa mga nakinabang at makikinabang pa. Kaya naman po wala isa man sa inyong sasabihin, dumito ka at gagaling ka. Kundi, iyay pusang bubukal sa puso mo, sa isip mo, kapag nabuksan ang pananampalataya mo at pinatibay ka niya, sigurado. Tama ba kapatid? Tulong, kung may salapi ka, may pambili ka, may pampadoktor ka, tulong! Panalangin, pananalig, pananampalataya, mas mabilis na may matatanggap ka. Boy ba ang Diyos? Kaya, sa anumang kaparaanan, kumikilos ang Diyos, nagbibigay ng paraan kung mabubuhay ka pa. Ngunit kung takda mo na, wala na pong paraan, ay huwag na kayo magtampo nun. Dahil totoo na yun eh. Yun na yun eh. Sumapit na yung buhay mong wakas. Tama po ba? At walang makahahadlang nun, kahit na sino pa. Walang makatututol nun, kahit sino ka pa. Sapagkat yun eh. Siya yun eh. Siya nang nagtakda, hindi na ikaw at hindi sino man. Ngunit, kung kilala mo siya, habang nabubuhay ka, magtitiwala kang lubos at tapat sa kanya. Sa inyo pong lahat, nawa, makinabang kayong ganap. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Sa makatwid na lang nga kayong tatanong. Ano? Bungang araw. Hindi yan bungang araw. Ang bungang araw hindi ganyan. Tingnan nga natin kung mayroon ng pansuko dyan. Ayaw pa. Ay, suko na. Ayaw niyo po sumuka. Hindi pa ba sinasabi sa inyo kung isusuko niyo eh. May pasuko na ba dyan? Suko nyo na yung puso nyo. At lumayan kayo, anak. Napakabuti ng Panginoon. Wala kang masasambit kundi puro mabuti. Subalit pakatandaan po ninyo, lingkod ka man, nagpapakatotoo ka, nagpapakatapat ka, nagsusumakit, nagsusumikap ka, dumaranas ka pa rin ng mga pinagdaraanan ng kapwa mo, hindi lingkod. Kaya wala pong, yan,
ligtas lahat po ng nabubuhay. Huwag lang abnormal, ay talaga mararamdaman mo yun, yung pinagdaraanan mo. Sapagkat may isip ka nga eh. Ngunit at pasubali, ikaw na nakipagtotoo na at naramdaman mo na yung Diyos na tinatawagan mo at kinilala, eh, manalig kang hindi ka pababayaan. At tuwira naman at pawang totoo, wala pong hindi malalagpas. Lahat nakakahulagpos na isasadyad niya at binibigyan niya ng tagumpay na pagkatapos ng pinagdanan mo, galak ang kaakibat. Buhay ba ang Ama? Totoo po yan. Kaya nga yung mga pinagtibay niya, ang mga hinirang na talagang sumusunod at pinagkatiwala na sa kanyang buhay, talaga pong binigyan niya ng pag-iisip na matibay, ng damdaming pinatibay, upang mapatotohanan yung kanyang salita. Hindi para subukin siya, kundi nagagawa niya yung na hindi namamalayan, nakasusunod siyang parang baliwala lang. At pagkatapos eh, mamulat-mulat mo na lang yung isang araw eh, ganun pala, tapos na. Ah, ang ngiti mo'y hanggang tega na. Samantalang ang luha mo eh, talagang maraming tumulo sa iyong mata. Buhay ba ang Ama? Kaya, masasabi mo, ganyan ka ba, Ama? Sadista ka ba? Sabi nila, ano? Pero, tama po ba yung terminong sabihin mo yung ganun sa Diyos? Hindi yata tama yun. Sapagkat, Diyos yung kausap mo. Ba't mo sasabihin, sadista ka ba? Ba't pinahirapan mo muna ako? Pagkatapos, ililigtas mo rin pala ako. Ano, mga mahal? Kaya tingnan niyo po ng panahon ni Moises. Napakahirap kaya ng dinanas ni Moises sa mga Israelita. Wala nang ginawa kundi manumbat sa kanya. Eh, wala namang karapatan nito. Isipin mo, tinalikdan niya yung masarap na buhay na dapat kung pinili niya ang siya ay maging manahan sa kaharian ng paraon. Aba, kasarap ng buhay niya. Eh doon sa pagtalim at pagsunod niya, iniwanan yung masarap na buhay, puro hirap ang sinuong para sa pagliligtas ng kapwa niya. Ganyan po yung mga nagpapakatotoo. May iniiwanan, tinatalagda, nagpapakasakit para sa kapwa niya, hindi lang para sa sarili niya. At yung nakikinig naman at nakikipagtotong sumusunod din at naniniwala ay kapwa niya na nagkakadama nung naramdaman nila. Buhay ba nga, Ma? Subalit, baybayin niyo ang istorya nitong si Moises. Dapat, kung hindi siya nilagay doon ang kanyang ina, sa tabi ng pampang ng ilog, hindi siya makikuha ng anak ng paraon. Subalit, pamamaraan po yun ang Ama. Yun ang sinasabing pamamaraan niya. Tama ba ga? Na hindi pamamaraan ng tao. Oh, pinabatid sa isip noon. Kumuha sa kanya para siya iuwi at makatira doon sa paraon na yun. Sapagkat siya'y gagamitin ng Ama. Yun ang naging buhay niya dahil may misyon pala siya. Naligtas siya sa kamatayan sapagkat nung panahon na yung pinapatay lahat ang mga sanggol. Kaya siya ay nakanganga kayo. Baka mahulugan kayong butike. Mga mahal, ganyan ang buhay. Isipin mo na lamang ay ito, kapag may pinagdaraanan ka, pamamaraan ng Ama yan sa'yo, upang may mapadama at may mapakilala siyang mahiwaga siya sa buhay mo. Para hindi nahirapan ang isip mo, para hindi nahirapan ang kalooban mo, patuloy kang magtiwala sa Kanya. Manalig. Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong masama para hindi sumama ang iyong kalooban at hindi ka maging masamang mananampalataya na anak niya. Kundi, habang dinaraanan mo yon, ang pag-asa pa rin at pananalig sa kanya, itigibin mo ang puso mo. At patututuhanan niya, sasabihin niya sa iyo, anak, nakapasa ka. Kaya naman,
etong gantimpala ko. Tanggapin mo at kamtin mo. Buhay ba, Ama? Mamahal! Nawa, huwag niyong isipin ito'y katang-isip lamang o ito kaya ay parabola, dili kaya naman ay pang-uuto. Ba't kayo utuin? May babayad ba kayo sa pang-uuto? May pakinabang ba sa pang-uuto? Wala. Meron po ba? Nagbayad po ba kayo doon? Sino man ang nagbayad tumindig at tumarap po dito? Itanong ko lang kung magkano binayad mo at tatawagin ko'y tagalista. Pasasampal ko siya sa inyo. Kawawa siya. Eh kung hindi naman po dapat, di baling masampal siya. Para matauhan. Ngunit wala kayong sasampalin sapagkat wala siyang siningil. Buhay ba nga, Ma? Sa makatwid, gagawin ba ito ng tao? Ang magsusot ng ganito? At para pagtawanan at hatulan ng kapwa niya, wala namang pakinabang sa paghatol ng iba. Mga mahal, magnilay kayo. Ang Kristo, iniwanan ng kaharian para sa kaligtasan ng buong sandiguran. Buong sandaydigan, buong sandibutan. Si Moises, iniwanan ng kaharian ang sarap ng buhay. Tinalikuran, tinalikdan sa habag at awa sa mga kalahi. Totoo ba kayong naawa? Totoo ba kayong nagmamahal? Gawin nyo. May magagawa kayo sa kapwa nyo. Sumayin yung kapayapaan. Buhay ba, Ama? Sapagkat kung sinasabi mo lang at di mo ginagawa, nagsinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Sino dinadaya mo? Sarili mo, hindi kapwa mo. Kapag nagsisinungaling ka sa kapwa mo, para lamang maakit at sumunod sa'yo, tanggapin ka, kilalanin ka, hindi ikaw lamang ang nagkamali at naliga, maging ang tagasunod. Kaya kanino ang parusa? Ikaw naman luloko. Mga mahal, magnilay kayo. Kaya kung totoo ginagawa mo, maraming hahamak sa'yo sa hindi totoo na gawa nila. Ngunit sa mga totoo, tatanggapin ka at kikilalanin ka. Mamahalin ka. At susunod sila sapagkat ang Ama ang sinusundan ng bawat isa na nagpapakatotoo sa makatwid. Bakit nga gagawin ito ng kaparaanan ng isang maluloko? Hindi mo naman maluloko ang pinangangalandakan mo. Kundi alam niya yung sinabi mo, pati laman ang puso mo, kaya humanda ka kung niloloko mo siya. Hindi naman ang kapwa mo ang humanda, kundi ikaw mismo. Mga mahal, ito ang dibatid ng tao. Magawa lang yung gusto, makuha lang ang gusto, hindi naalala yung bandang huli kung ano ibibigay ng Ama sa kanya. Dapat hindi gayon. Subalit, kung sa pagtalim at pagsunod mo'y pinahirapan at nahirapan ka sa palagay mo, ngunit kung totoo ang sinusundan mo, gagaan ito. Sapagkat sa masikip ng pintuan at makipot na daan, isasadyad ka't itatawid. Ngunit, sa maluwag na kaparaanan mo at maling dahilan mo, ngunit para sa iyo'y totoo, Ama nakabatid nito. Kaya, bakit mo lolokohin ang kapwa mo? May mapapala ba ang sinong manluloko? Panandalian lang kung makinabang man. Subalit, pagkatapos niyo, ano ang kapalit? Kaya kung matalino kang tao, hindi mo gagawing ang larangan ng kabanalan ay gagamitin mo para sa iyong pakinabang. Sapagkat ang nais ng Ama, ang kabanalan niya ay igalang, ang kabutihan niya ay pangalandakan, at ang kapangyarihan niya ay asahan, at ang mabuting ginagawa niya ay makita ng sinuman. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Nekaramenehanam. Kaya nga, mapapalad ang nakikipagtuto sa kanyang sarili at sa kapwa niya sapagkat ang Ama mismo
siyang nakabatid ng ginawa nila. Kaya sa palagay man, may luhang mata, papawiin niya. Sa pakiramdam man, nahihirapan, pagagaanin niya. Sa pagkakaalam man, walang pag-asa, ngunit ang pag-asa ay buhay na binibigay niya, sapagkat siya ay totoo at di sinungaling tulad ng tao. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Nekaramenayahanam! Nekaramenayahanam! Wala pang nilinlang ang ama. Wala pang dinaya siya. Ni walang lolokohin at di pa nanloko, kundi lahat pawang totoo at katotohanan siya. Kaya't ang sinumang sa kanya'y kumikilala at tinanggap ay siya. Ang kanyang kamalian ay itatama niya. At ang kanyang kaligawan ay tutuwid niya. Ang kadiliman niya ay tatanglawan at makatatahak siya sa anumang karimlan. Isasadyan niya kanyang buhay. Pagpalain kayo. Nekaramenayahanam. 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 Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kumusta po? Alam po. Manhid, hindi naman niya nakuha. Sa ugat yun eh. Ela, mabuhay yung hindi dinadaluyan na manhid. Para maramdaman mo yung pag-isil sa'yo, agusang gandit. Tama ba? Manhid pata, parehas lang. No? Subalit, iba naman yung patay. Kaya ibig sabihin, kung manhid at pata, may buhay pa. Eh pagpatay na, pwede pa rin mabuhay kung buhay ka pa. Yung ugat lang. Ano? Kung siyang patay. Pero kung buong katawan mo'y patay na at talagang nandun, nakabaong ka na, hindi ka na huwakayin. Buhay ba, ama? Kaya, ang buhay na tao, pwedeng mahukay ang mabuhay na pananalig at mabubuhay na pananampalataya. Buhay ba, ama? Mga mahal, kung tuwiran lamang kayong nakakaunawa, makakatanggap kayong maliwanag sa inyong diwa. At kung tuwiran lamang kayo'y tumatanggap, maunawaan niyo ang aking ginagawa. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga magdidikta sa iyong kapwa-tao mo? At padidikta ka nga ba kung totoo ang gagawin mo? At larangan ang kabanalan, ano'y tuturo ng kapwa mo? Kaya, sa ama ka makinig, sa kanya ka sumunod. Paano mo naman magagawa ito? Makikita mo ba siya? Alamin mo at matututunan mo ang kanyang espiritu kung paano kumilos sa ibabaw ng mundo. Maari kang panahanan, maari kang itahan sa piling ng kanyang espiritong banal. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay po ba ang ama? Buhay po ba ang ama? Dahil, oy, pumapalakpak na siya sa tuho, sa binte. Hindi ka na, oy! Oh, bata-bata lang. Ano? Ha? No? Masama maingay, ano? Kailangan tahimik na nakikinig. Sabihin mo nga, amen! Sabihin mo, amen. Hala. Sumabrang tahimik. O ka, may nano ka. O, paru makinis na ka pala. Makinis? Ah, huwag mo nang kamutin. O yan, paano gumaling yan? Ah!
kailan nawala yang... Gusto mo nang mamatay? Oh, gusto mo nang mamatay? Ayaw mo naman. Buhay ba ang ama? Mamahal, sumay niyo ang kapayapaan. Oh, may chronic disease ba? Ano yung tinatawag na chronic disease? Mahirap gamutin, malalim na hindi kaya ng sino man. Sapagkat, mahirap nga eh, malala. Ano? Malalay kumbaga sa taong malala ay mamamatay. Buhay ba nga ma? Mga toxic na hindi kayang patayin. Mga virus, mga bakterya na bumauna sa laman. Sabi nila. Na hindi pa naman ganun yan. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay nga po ba ang ama? Kaya sa inyong lahat, oh, pag tumama ang kanser sa dugo, sa buto, anong gagawin? Ha? Kanser eka sa balat yan, kanser eka sa laman, kanser eka sa ano yan, kanser eka sa... Halin lang yung parting walang kanser. Ha? Sa katawan ng tao, halin ang walang parting may kanser, na hindi nagkakakanser. Halin? Ha? Halin yung walang kanser, na hindi tinatamaan ng kanser sa katawan? Tanong nyo sa doktor nyo. Buhay ba nga ma? Sumahin nyo ang kapayapaan, mga mahal. Tayo na! Tumindig na kayo. Baka humaba ng humaba. Wala namang nagagawa. Napapala ang tao sa lupa. Buhay ba ka ba? Teka po muna, humilera kayo.